大家好 ，This is Hellophiltai News. For the headline, 1955 said, "No call, no case, no help." Every single day, the problems and issues of the foreign workers, most specifically the Filipinos in Taiwan, is increasing. Since June 2021, from KYEC chaos.More and more companies are calling us and reporting to Hellophiltai News to ask for help. Many of the most common issues of our foreign workers here in Taiwan is about the time of going out during this pandemic, their salary, their broker, their food, and being hated by their company or broker after reporting a case to 1955. Please watch and understand very well the information that has been given to us because this might be very helpful for you as a foreign worker here in Taiwan. 55, this is Agent 048. Can I help you? Hello, good afternoon po, Agent 48. Yes po, good afternoon. Pangalan po nila? This is Ms. Huang.Ano po? Ako po si Miss Huang. Ano ka dito sa Taiwan? I'm a resident po. Resident? Yeah. Okay. Huang ano? Mm-mm. Okay. Ano ba ang gusto mong itanong? Okay. Clarification lang kasi. Kailangan ko lang matulungan din yung mga kababayan natin. So, una, tungkol sa overtime nila.Kasi merong ibang calculations and if ever malaman nila na mali yung calculation o yung payslip mismo nila po ay hindi yung talagang official payslip, scratch paper lang. Ano ba ang pwede nilang laban? Pwede ba silang mag-file ng case? Mag-file po sila ng file ng complaint dito. Tawag po sila dito para makapag-file po ng complaint, okay? Other than that po, kasi marami din ang nag-feedback naEvery time na nag-file sila ng kaso sa 1955, pinag-iinitan sila ng kanilang kampanya or broker. Other than that, wala na po eh. Kasi wala tayong ibang choice. Kasi kung hindi naman sila magpa-file ng complaint, hindi mababago yung situation doon. So kailangan, once na nag-file ng complaint, kailangan may kasamang tapang na loob. Kaya kasi nga po, sinasabi nila... Kasi kung hindi naman natin magpa-file ng complaint...Walang mababago. Kaya nga po sinasabi nila Agent 48 na kapag nag-file sila at pinag-iinitan sila, ano ang pwedeng itulong ng 1955? Tawag uli sila dito, sabihin nila kasi nag-file ngayon pinag-iinitan. So pwedeng sabihin ng...Pwedeng ayusin ng labor. Ganun lang po kung ano yung pagbabago, pagbabago ng treatment, lalo silang pinag-ihigpitan, pinapadalitan because na nag-file sila sa 1955, tumawag sila ulit dito nang sa gayon parating namin sa labor. Okay, another problem po tungkol sa paglabas ng mga OFWs dito kasi nasa 1955 na line app at nasa...Instruction din ng live na pwedeng umalis or lumabas ang mga OFW. So, paano ba ang gagawin ng mga OFW na hindi pinalalabas? Or kung meron man, 30 minutes lang, ang iba 1 hour, ang iba 2 hours. So, ano po ang pwedeng maitulong ng 1955 dyan? Kung hindi sila sang-ayon doon sa pinapagawang lockdown,tawag uli sila dito para humag-file ng complaint. So, kapag nagpa-file po sila ng complaint, hanggang ilang araw or agad-agad na action po ba yan na magagawa ng 1955? Hindi po. Pag na-file po ng complaint, like for example now, nag-file tayo ng complaint, ma-receive na po ng labor. Kung kailan, kung hanggang kailan, at kung papaano, yun ang hindi po namin kayang...sagutin dahil po hindi po every now and then nagpa-follow, nagbibigay ng feedback ang labor sa amin. So, any assurance ng mga OFW po na meron talagang resulta? Kasi ganyan din po ang feedback nila may na resulta. Nakapag-file sila, walang resulta.
May resulta, possible yan na may resulta. Napaka-imposible po nang hindi, nang walang resulta. Meron nga pong nag-feedback, kaya nga po nag-inquire ako ngayon para marinig natin yung talagang galing sa 1955. Napaka-imposible po. Kasi minsan, ang akala nila is, diretso ang labor natatawag. Ang labor, may mga pamamaraan silang kung paano ayusin. It's either, kunwari, it's about broker. Tatawagan ng broker, confirm yung problema, or tawagan ng amo, confirm yung problema. Yung mga ganong bagay. Pero hindi namin alam, ha? So, after na tinawagan yung company at broker, meron po bang further communication sa nagreklamo or nagfile ng case ng mga OFW? Ano ho? Pagkatapos, sinabi mo kanina po na iko-contact ng labor ang company or broker pag may problema. So, meron bang action na kinokontact din yung nagfile ng case para malaman niya kung ano na nangyari ng kaso niya? Actually, meron. Yun nga lang, hindi nila nasasagot dahil during work time. So, tatawag sila sa amin. May tumawag ho dito na ganito. So, ina-advise ho namin, tawagan yung number na tumawag sa kanila kasi possible na yun yung labor na nag-aasikaso sa kanila. Okay. So, final na lang po tungkol sa isang problema ng mga OFW ngayon is yung patapos na yung kontrata nila at hindi pa sila nare-rehire. Tapos nabasa ko sa 1955 app na merong parang stay visa. Paano ba yun? Halimbawa po, isang empleyado at patapos na yung kontrata niya. Pagkatapos, hindi siya nakahanap agad ng malilipatan. Paano ba siya matutulungan? Kasi merong kaka... Wala na po May hangganan po ang transfer. Okay. So, alam na alam ng OFW kung kailan mag-e-end yung kanyang transfer period. At alam din niya kung ano ang magiging next nung resultang yon. Kasi kaya binibigyan... Kasi may date yun eh. Kunwari, ang transfer mo is hanggang July 30. So, bago mag July 30, kailangan makahanap na sila or else uuwi talaga sila ng Pilipinas. Okay, got it. Ito pa po pala, halimbawa po is nag-away yung OFW sa loob ng kanilang dormitory. Kailangan ba talaga mapauwi sila? Or... Depende po sa situation eh. Depende sa hatol ng amo. Okay, so halimbawa pag pinapaperma po siya na yung talagang force na pinapaperma para makauwi siya, is it okay to file a case para matulungan ng 1955? Yes po, kasi wala tayong tinatawag na pinoforce dahil yung pagpirma ng termination kamay po ng OFW. So, hindi ho po pwedeng kung nananakot naman, mag-file sila ng complaint. Okay, kasi yun nga din yung parang yan yung problema nila kasi kailangan sila mag-file ng case at agad-agad silang pinapauwi. Merong isa na ganyan yung kaso. Sige, for now, yun na po muna. Okay na po. Okay, no. Okay, sige. Maraming salamat po. You're welcome. Based on our inquiry, it has been really cleared to us that there is help if only Filipinos and the foreign workers here in Taiwan would have the courage to call 1955, give their names, and file a case. If you want help, call and file a case on 1955. This is Jen from Hellophiltai News reporting.